Yorubun, annyeonghaseyo, ipesta pik Manila imnida, panggap simnida. Okay, so for today's lesson, ang pag-uusapan natin ngayon is Liul Su Itta. It means Ken. Versus Liul Jul Alda. It means how to or how to do something. Okay, so ayun yung meaning ng Liul Jul Alda. Okay, so ano yung difference nila? Ano yung pagkakapareho? So, ang pagkakapareho nila is pareho silang ina-attach sa verb stem. Okay, so if your verb stem ends with a vowel, ang gagamitin mo, ang i-attach mo dito sa ken is yung liul su itta. Then, if your vowel, if your verb stem ends with a consonant, ul su itta. So, it's the same sa conjugation ng, same as the, sa conjugation ng Liul Jul Alda. So, pareho lang silang ina-attach sa verb stem. So, ang meaning ng Liul Su Itta is ken. Then, Liul Jul Alda is how to do something. So, yung verb, yung pinag-uusapan dyan. Okay, so pareho silang nasa standard form. Then, kapag nasa standard form sila, ibig sabihin hindi nyo siya pwedeng gamitin sa sentence. Okay, so kailangan nakakonjugate siya ng Liul Su Isoyo or Liul Su Isumnida or Liul Jul Arayo or Liul Jul Alsumnida. Okay? So, ayun yung paggamit nila sa sentence. Okay, so ano yung difference ng dalawang ito? Okay, so kasi marami nako-confuse kung ano yung gagamitin nila sa dalawa pagdating sa skills or sa procedures or method ng isang action word. Okay. So, for example, yemun. So, it means sample sentence. Okay. Pulkogirul mandulsu isoyo. Pulkogirul mandulchul arayo. Okay. So, sabi ko sa inyo, kapag ang liulsu itta ang gagamitin nyo, it means ken. Yung ability mo, yung ken, kan, or ability. Yung ability to do something. So, yung kaya mong gawin. It means, sa madaling salita, yung skills mo. Yun yung liul su itta. Yung ability mo na kayang gawin ang isang bagay. Okay. So, sinasabi dito sa first sentence, bulgogirul mandulsu isoyo. So, bulgogi is, ayun bulgogi. So, parang banana yun. Ay, parang barbecue yan sa anila. So, bulgogi, it's grilled meat. So, mandulsu isoyo. So, from the dictionary for mandulda, it makes, it means to make. So, ang dictionary form niya is mandulda. Then, liulsu isoyo, ayan yung ken. So, it means, first sentence says that I can make bulgogi. So, ibig sabihin, ability, yung abilidad mo na kaya mong gumawa ng bulgogi. Kaya mong magluto ng bulgogi. So, ayun yung meaning ng liul su itta. So, yung ability mo or yung skills mo, ibig sabihin, meron kang skills na magluto ng bulgogi. Okay, so pagdating naman sa liul jul alda. Okay, so same sila ng ano, ng object. Okay, pulkogirul mandul jul arayo. It means, I know how to make. So, I know how to make bulgogi. So, diyan na nagkakaroon ng ano ng comparison sa dalawang grammar. So, yung kung kanina, kaya I can make bulgogi. Ngayon, I know how to make bulgogi. It means kapag nakita nyo yung Jul Alda, it means yung method, yung pamamaraan kung paano mo ginagawa yung bulgogi. Okay? So, yung pamamaraan, yung procedure, yung process, it's more about technical. Okay? So, tandaan nyo, yung liul jul alda, it's more on technical sa paggawa ng isang action word. Okay? So, for example, yung liul su itta, yung ability mo, yung skills mo, yung it means parang nasa loob mo yun eh, nasa pagkatao na natin, na kaya natin gumawa ng isang bagay. Pero yun yung meaning ng liul su itta. Pero pagdating ng jul alda, yung process, yung method na gagawin, kung paano mo gawin ang isang bagay, ayun siya, yung jul alda. Okay, so
I know how to make bulgogi. Ibig sabihin, mula sa pag-prepare ng bulgogi hanggang sa maluto mo siya, ayun yung process. Ayun yung method. Alam mo yun. Alam mo kung paano gawin ang isang bulgogi. Okay? So, yun na yun. So, yung mandulso isoyo, I can cook. I can make bulgogi. Pero yung process na kung paano mo siya lutuin, kung paano mo siya gawin, ito yung gagamitin mo. Mandulchul arayo. Okay? So, ganun lang siya, kasimple. Okay? So, para matandaan nyo uli, so, nagbigay pa ako ng pangalawang example. Okay, sunpunggi rule, surihal sui soyo. Then, sunpunggi surihal chul arayo. Okay, sunpunggi, it means electric fan or fan. Surihal sui soyo, ang dictionary form niya is surihada, to fix or to prepare. So, liul sui soyo, yung ken. So, yung grammar natin na ken, yung pinag-uusapan. Okay, so, sa first sentence, says that I can fix electric fan or I can fix a fan, yung fan. So, ibig sabihin, kaya mo daw i-repair or may abilidad ka na i-repair or ayusin ang isang electric fan. So, ibig sabihin, kakayahan mo yun. Ibig sabihin, kahit hindi ka turuan, napapanood mo lang siya, ibig sabihin, nasa loob na natin yun, nasa loob na, or nasa character na natin kasi, yung isang ability, di ba? So, parang skills mo na yun. So, depende na lang sa atin kung i-explore pa natin yung isang ability natin. So, ito yun. Ito yung gagamitin nyo dun. Kapag kaya mong gawin ang isang bagay, may skills ka, may ability ka, ito ang gagamitin mo. Liul su ita. So, ibig sabihin, sunpunggirul suri halsu isoyo, I can fix a fan. Ibig sabihin, ability mo yun. Abilidad mo na kaya mong ayusin ang isang electric fan. Okay. So, pagdating naman sa second sentence, sunpunggirul suri halsu surihal chul arayo, you know how to fix a fan, you know how to fix an electric fan, you know how the procedures or the process para ayusin ang isang electric fan. It means more on technical, kaya mong ayusin siya, yung talagang pamamaraan kung paano mo siya ayusin, alam mo. So, kumbaga, yung procedure, yung process, mula sa umpisa para maayos mo talaga yung isang electric fan, alam mo siya, more on pagdating sa wiring, yan. Sa wiring, sa tornilyo, yan. Ayan yung binabanggit kapag jul arayo yung gagamitin mo or yung nakita mo. It's more on technical. Ibig sabihin, kaya mo siyang ayusin mula sa umpisa hanggang sa maayos yun, ayun yung method or yung process kung paano mo inaayos yung isang electric fan or yung fan. Ayun yung jul arayo. Okay? Sunpunggirul surihal jul arayo, ayan yung method kung paano mo aayusin yung isang electric fan or yung fan. It means, I know how to fix a fan. Dito sa taas, I can fix an electric fan. It means ability to do something. And this one, you know how to do something. The process, the tech, the method, and para madali lang tandaan, yung Jul Alda, it's more on technical. Okay? Liul su ita, ability to do something. So, yung abilidad mo na kaya mong gawin ang isang bagay. And liul jul alda, you know how to do something. The procedure, the process, the method, and it's more on technical. So yun lang. Okay? Chorubun, kamsahamnida.